maliwaga pa rin sa ating panahon ngayon ang mga kuro-kuro tungkol sa mga kulto. Ang mga pinagpapasa-pasang istorya tungkol sa grupong ito na may mga ginagawang bagay na hindi pangkaraniwan. Ako nga pala si Joseph. Dati akong kasapin ng kulto. Kulto Vos Estis Bonel. At ang tawag namin sa isa't isa ay ISEM. Nagsimula akong pumasok sa Vos Estis Bonel. Noong may nag-imbita sa akin kaibigan na masaya daw doon, na meron daw magandang magagawa yun sa akin kapag nakapasok na ako. Di ko Maynila talaga ako, pero dahil bawal ang pagkalatang kasapi ako doon, sa ibang iba ako magsimula yun kasi yung tawag namin sa parang pag-worship. Bali ako yung nagpunta ako sa San Isidro sa Cavite. Nung umbisa ako kayo lang yun, may ginagawa para kang magpa-praise and worship kaso. Ang kaibahan lang po rin, tsaka madaling araw kami nagkaganon, pero nung dumating yung mga unang ulan ng Mayo, ayun, pinapatawag lahat ng bagong miyembro. Tapos pinapadala kami ng mga bata, basta kamag-anak namin. E di tinala ko yung kapatid kong bata. Pagdating namin doon ng mga 3 ng umaga, kala ko may nagbubuhan para doon sa may gate. Nakita ko yung kapatid ng bata nung isang ka-SM ko. Iyak ng iyak paggulong. Kulong pilit na inaapoy-apoy na sinisilban sa kanya habang lahat ng sila ay may sinding kandila at kanta ng kanta at paulit-ulit na sinasabing kami lang ang magliligtas. Kami lang ang magliligtas. Etno Salvati. Kami lang ang magliligtas. Etno Salvati. Nang makita ko yun, para akong nagising tapos kumaripas kami ng takbo ng kapatid ko. Mula nun sa labas ng bahay, ang ating gabi, may maririnig kang salita na hindi namin alam kung saan nang galing. Egusum. Egusum, piyaboti. Egusum, egusum, piyaboti. Hindi na muling nagpaunlak ng panayam si Joseph. Maigit na ibigin niya sa amin ang lokasyon na kung saan nandoon ang kultong Vos Estis Bonel. Kaya't minabuti naming puntahan ang nasabing lugar dahil dumating na rin ng unang ulan ng Mayo na kung saan isa sa kanilang ritual ay maaaring nilang gawin. Ngayon ay nandirito tayo sa bayan ng San Isidro sa Cavite na kung saan ito raw ay ang lugar na pinagagawin ng mga ritual para sa isang kulto. Nag-set up rin kami ng CCTV sa paligid ng lugar na to para malaman natin kung totoo nga ba ang sinasabi nila na may kulto nga dito at malaman din natin yung mga ginagawa nilang ritual. Ayun na ba sila? Ayun na sila? Uy, umalis na kaya tayo. Tara na, umalis na lang tayo. Ayaw mag-start eh. Tara na, umalis na tayo. Hindi naman siguro tayo nasusundan eh. Hindi na namin alam kung tutuloy pa namin to. Pero kasi naiwan namin yung mga gamit namin doon, tsaka yung mga camera namin, yung ibang camera, tsaka yung CCTV namin. Mukhang nagambala natin yung mga kulto. Yung ritual din nila na gambala siguro din natin. Kaya naging ganun yung reaction nila. Pero subukan nating balikan bukas yung mga gamit namin, tsaka yung mga camera. Kinabukasan ay binalikan namin ang aming mga naiwang gamit sa lugar ng mga kulto. Ngunit hindi namin inaasahan ang nakunang video mula sa aming naiwang kamera.
tayo! Boss is this morning. Ngayon ay alam na natin na may grupong katulad ng kultong Vos Estis Bonel na kung saan ay may di pangkaraniwang ginagawa dahil sa kanilang paniniwala. Gaya ng nais ng lahat at ng kultong Vos Estis Bonel na hindi ipaalam kung saan at bakit nila ito ginagawa ay atin nalang respetuhin dahil ang tungkol sa kanila ay para lang sa kanila. Vos Estis Bonel.